guys, yan, magandang hapon, magandang araw from AVDD Aviary, Daddy Oppa. Ayun, official na po, nasa October 20 yung ating raffle. Yun, ayos. Abang-abangan nyo na po yan. 6 PM start tayo, 6 PM October 20, Wednesday. Okay, ayun guys, no? Oh, sige po. Para-raffle tayo. Opaline, post-split, tail follow. Tapos, mayroong mga iba pa. Tignan natin kung ano, no? Kung paano tayo magdadagdag ng mga raffles pa. Ng ibang prizes. Yun, okay. So, paki-check po mabuti ang mga entries ninyo, no? Kasi, titignan ko po yan. Pag-share sa Facebook ng vlog na about conditioning, kailangan po naka-share yan. Tapos, naka-screenshot, titignan ko po yung screenshot sa inyong mga messenger na sinend nyo sa akin. Messenger messages na sinend nyo sa akin. Yun, so, lalo kapag nanalo kayo, or kayo nabunot, kayo napili ng ang tawag doon, ng YouTube chooser, yung comment speaker, yan. Kailangan po check ko muna, i-validate natin kung okay, no? Pag may palpak, may mali, sorry guys, matagal nating sinabi na ganun, no? Na kailangan yung masunod yung mechanics, okay? So, yun po, good luck po sa inyong lahat. Sana, umari lang, sana manalo kayong lahat, ano? Ayun, ayun mga pamimigay natin. Ayun! Nag-aabang na sila. Letter D, post-split PF. Okay? Yung iba dyan, ano na, talagang ready to breed na. Matured na yung mga yan. Going 6 months na yung karamihan dyan. No? So, okay. Ayun, oh. Si Heaven. Sino may gusto kay Heaven? Yun. At saka, ano po, panoorin nyo mabuti yung ano, yung vlog na tawag nito, yung about conditioning. Kasi meron mga questions na pandagdag sa raffle natin, no, na doon ako pipili ng tanong. Ang mga sagot, of course, is ando doon. Siyempre, di ba? Ando doon sa vlog na yun. No? Okay, so, para masaya, dagdagan natin ng, ano, ng mga twists. Yan, bigyan natin ng magandang kasiyahan ng ano, ang first anniversary ng AVDD Aviary. Yun. So, sa mga nag-subscribe, salamat po. Sa mga nag-share, sa gumawa ng mechanic, sa mga nanood ng vlogs, maraming salamat po. No? Sana patuloy po kayong sumuporta, manood at ma-share ang mga vlogs ni Daddy Oppa para mapanood pa rin po ng iba ng mga newbies na katulad natin, di ba? Sa totoo lang, meron pong nag-message na naman sa akin na nakakatuwa kasi sabi niya na napaka simple at napakadaling intindihin ng mga tips na step by step na itinuturo ni Daddy Oppa. Yun naman po ang purpose ng ano natin, ng vlogs natin. Para sa mga newbie. Kasi ako, sa totoo lang, nagdaan ako sa pagka-newbie. Newbie pa rin sa ngayon. Siyempre, lalo na ng mga nanonood ako ng umpisa-umpisa ko, na nanonood ako ng mga vlogs, marami, siyempre, naiintindihan ko. Pero karamihan is parang, alam mo yun, ano ba yung mga terms na ganito? Ano bang dapat gawin? Alam niyo naman ng mga newbies, no? Matanong yan. Sa isip niya, paano nga ba gawin yun? Paano? Hinahalo ba sa tubig ito? Yung mga tipong ganun. Yeah, kaya, inirelate ko lang po yung sarili ko. Hindi naman syunga-syunga, pero ganyan po ang newbie kasi talagang magtatanong yan. Matanong yan. Gusto niya, isubo mo lahat sa kanya. Ibigay mo sa kanya. Kasi nga, siyempre gusto niya, maganda yung gagawin niya. Preparado siya sa pag-aalaga ng ibon. Or minsan, siyempre, sabi natin, tinatamad na mag-scroll, tumingin sa Google or sa YouTube. Pero kung i-share mo sa kanya, hindi naman siguro ano yun, na gagawin mo siyang tamad talaga. Pero i-share mo. Kasi ganun na rin eh. I-share mo na eh. Bigay mo na lahat. Nag-share ka na nga eh, di ba?
bigay mo na lahat, no? So di ba lang yun, sabi mo isponsive mo sila, okay lang yun, kasi ganun ka rin naman ng newbie ka eh. Gusto mo yung mabilis na kaalaman, di ba? Pero syempre, kahit paano, dapat sa payo ko sa mga newbie, basa-basa rin, manood din, magbasa, mag-aral. Kung gusto mo talagang maging maganda at fruitful ang breeding mo, pag-aralan mabuti. Saka iba talaga yung hands-on, yung experience mo sa pag-aalaga. Kasi sabi ko nga doon sa vlog kong isa, na may kanya-kanyang pamantayan, kanya-kanyang quality, kanya-kanyang gusto at hindi gusto, pamahiin ang bawat breeder. So, nasa sa'yo kung ano nang gagawin mo, kung ano yung susundin mo. At syempre, minsan karamihan sa atin, mga medyo, alam mo na, limited ang budget, yung economical, di ba? Yung abot kaya. Yun. May mga alternatives naman sa mga pagkain, vitamins, at kung ano-ano pa. So, yun, di ba? Tulungan natin naman, newbie. Yan. So, as I said, yun, salamat po sa mga ano, talaga, sa mga sumuporta, sa mga nagpadala ng mga messages. Ako po'y natutuwa. At kahit pa paano, sinasabi ko nga na yan po ang purpose ng aking vlog, ang makatulong, ang makapag-share ng information. At na maging madali para sa ating lahat ang pag-aalaga ng ibon. Diba? Kasi kung tutuusin, medyo mahirap talaga ang mag-aalaga ng ibon. Pero meron mga paraan para maging madali. Huwag mo lang shortcutin kasi wala namang shortcut. Kailangan mag-sacrifice ka. Pag may sacrifice, yun ang magandang maibibigay mo sa, ano, sa ibon mo. Bigyan mo siya ng magandang time, ng knowledge, ng lahat. Diba? Ng resources, bigay mo sa kanya. Okay, so, meron pa isa na natuwa din ako eh. Hanapin ko nga, ilagay ko rito. Gusto ko i-share yung mga yun eh. Yung isa, yung anak ni Nemo, ni Heronimo Kapoor, na first time nila magkaroon ng alagang ibon, hand-feed, binigyan ko. Tantuwa naman. Nakapagpasaya tayo. Tapos yung isa rin na may nag-message sa akin kanina, yung baby daw niya, pinapanood yung mga vlogs ko. Tapos naampas daw siya pagtapos na yung vlog kasi bitin sa panonood. Tignan natin kung sana may share ko yung ano, may share ko yung mga videos na yun. No? Nakatuwa naman. Maraming salamat sa inyo sa mga sineshare ninyo. Hindi ko ina-expect na ganito ka ano, kaganda ang outcome ng mga vlogs ng mga videos ni Daddy Oppa sa inyo. Okay? So, ulitin ko po, sana ay kung maaari manalo ang lahat ng ibon. At good luck sa lahat ng kasali. At yun nga po, checkin ko ang mga shares ninyo, ang mga screenshots ninyo sa mga mananalo. Titignan natin, validate natin sa mga mabubuno at mapipili ng comment picker ng YouTube, no? Kapag meron pong kulang, sorry, kasi siyempre unfair naman sa mga gumawa ng mechanic, diba? Na iba na sila sumunod sila tapos yung iba shortcut lang. Diba? So, kailangan sundin natin yung mechanics. Okay? So, abangan po ninyo sa October 20, that is Wednesday, 6 p.m. mag-start na po ang vlog ni Daddy Oppa. Yun. So, ako excited na ako. It's my first anniversary sa aking aviary. Okay, salamat po sa lahat. Sa partner ko, si Attorney Jeno. At sa family, of course, sa wife. Yan. Kay Rosel. At sa mga kids, kay Dea, kay Asya, kay Kim. At sa lahat ng friends natin, mga mentors,
mga kaibigan, mga kumpare, lahat, kababata, lahat po yan. Kay lolo at kay lola, yun. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy tayong lumago at gumanda ang industriya ng ibon sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, no? Sana para magandang kita, di ba? Kasi hobby, okay, hobby sa hobby. Gusto natin yan. Pero, syempre, mas maganda kung yung hobby natin ay kumikita tayo. Di ba? Alright. So, sige po. Sana kita-kita tayo sa October 20. Okay, guys. Sige, maraming salamat. Keep on watching and subscribe po palagi. At like and share ang mga vlogs ni Daddy Oppa. Thank you. See you. Bye.